Ano? Tanong ko sa inyo, anong tawag nyo dito? Isang malaking katarantaduhan ng DOJ, ng NBI. Isipin nyo na maigi to, ha? Isipin nyo na maigi to. Siguro, nung time na yan, sinabi ng DOJ sinibak kasi siguro yun na binigay na informasyon ng NBI. Tapos, ayon sa aking informasyon, di ba? Malakas talaga yung chip na yan. Yan si Pudo na yan. Sobrang lakas si NBI Director. Posible kaya na kinausap ng NBI Director ang DOJ at sinabing pwede, wag natin sibakin, ilipat na lang natin. At ganun nga ang nangyari. Kanina, yan ang balita. Inilipat lang. So tinatarantado nyo kami. DOJ, NBI, tinatarantado nyo mga Pilipino. Sabi nyo yung sisibakin. Tapos ngayon, inilipat nyo lang. So tama pala informasyon na nakuha natin. Oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi ako nagsasalita dito nang wala nga akong alam na nakita ko yung papel eh. Di ba pinresinta natin yung papel dito eh. Oh, pinost natin yung papel dyan eh. Galing sa loob, inilipat lang. Meron tayong ebidensya. Ngayon, wala na silang choice, ibinalita na inilipat na lang. Pero wag natin lahatin ng NBI, ha? Wag natin lahatin ng NBI. Marami pong NBI dyan, lalong-lalo na yung mga career officers na hindi sangkot sa politika ng kahit sino man. Yung mga career officer dyan, alam nyo, kahit sila, kinakausap ako, sinasabing hindi nila gusto nangyayari sa loob dahil pinupolitika ang lahat. Lahat daw ay desisyon ng NBI Director. Iyan, Nabi, kung hindi nag-leak yung document, hindi nila aaminin na inilipat yun, boss. Correct. Kaya nga yan ang nakakapagtaka eh. Yan ang nakakapagtaka kung bakit may ganyang klaseng kwento tayong naririnig. The mere fact na inilabas nyo sa balita na sisibakin nyo, ano yun? It's a prank? It's a prank! Pati pamamahala natin, ginawa nyo rin parang vlogging. Juliet Omlikawas, salamat. Wala na ho ba talaga tayong hiya? DOJ tsaka NBI? Isipin mo ha, yung mga security lang na sumunod lang sa utos, sila lang ang sinibak, sila lang ang kinasuhan. Bakit ganun? Kung kayo yung mga security na yun, ano mararamdaman nyo? Tangina, sumunod lang ako eh. Wala akong choice eh. Pag hindi ako sumunod, sibak ako. Pag hindi ako sumunod, baka ipatapon ba ako sa malayo? So kailangan ako sumunod. Nung sumunod ako, ako pa yung idinimanda, ako pa yung tinanggal sa trabaho. Tapos, yung chip namin, yun, masarap ang buhay. Nandun sa malugar na kung saan nandun ang mga mahal niya sa buhay at mga negosyo niya. Anak naman ng weteng, oh. Anong klaseng Pilipinas meron tayo? Love the Philippines?